Ito po, gumawa po ako ng latik para po sa Putumaya. Yan, mikos-mikos po tayo. Atin po itong mikos-mikos pagkatapos hanggang sa magiging sticky siya. Medium heat lang po. Hanggang sa magiging latik siya. Saka natin ilagay yung sticky rice, yung glutinous rice. Nilagyan ko po siya ng asin, asukal, at saka luya. Tapos, isang malaking pan ng gata. Dahil mag-isa lang si Kunyang, ayan, nag-invento ng loto. Ganito po ang kalalabasan niya, hindi po siya totally as in super sticky kasi ang gata sa niyog na nakainukan. Ganito lang po talaga siya. Ayan o. Oh. Hindi siya katulad pag once na yung fresh na gata talaga na kinayod. Maganda po ang pagka-sticky niya. Ito hindi o, oh, sticky na siya. Kulang pa ng punti. Pero lumabas na po kasi yung mantika niya eh. Ayan, pwede na po ito. Lagay po natin ngayon ang ayan, lumabas na po kasi yung mantika niya, oh. Ang kalalabasan po nito is magiging candy-candy. Alala nyo po ba yun? Batang 80s and 90s. Ako, lagi ako nagbibinta dati ng candy-candy. Piso, bawat isa. So, ilagay na natin yung kanin. Kasi lumabas na yung mantika niya. Lagay natin yung glutinous rice, hindi pala kanin. Ayan, nag-iba na po yung kulay niya. Nagiging kulay, ano na siya, yellow. Yan o, talagang sticky na siya kasi humiwalay na siya sa ano. Ito lang po ang mahirap kasi paghalukan. Kailangan po kasi halukayin talaga siya. Kasi para mag-mix lahat ng gata na ginawa natin. Pregaba, hawi. Ayan na po siya. Tapos, ito po yung gata na ginamit ko. Ayan.
takpan lang po natin ito, tapos maya maya i-steam po natin siya ng 10 minutes para pampatulo po ng ano, yung tapas ng mantika para mas masarap ang kain. Steam lang natin siya, iyaan lang muna natin siya ng mga 5 minutes. Takpan natin, yan. Low fire. Ayan, matubig kasi siya kung di natin siya i-steam. Kailangan nyo po ng ganito. Dito nyo po siya ilagay para ma-steam. Doon na siya maluluto. Yan, napakulo ko tayo ng mainit na tubig kasi ilagay natin siya dito. Para ang magpalo na sa kanya is itong tubig na mainit. Para matanggal yung tubig niya. Kasi yun, oh, natutubig kasi siya. Yan. Para masarap ang ating kain. Kasi pag hindi natin gagawin to, basta ang kalabasan ng ating sticky rice. Kaya para mas masarap, matanggal yung ano niya, matanggal ang tubig, ang gata. Yan, simulan natin siya na 10 minutes. Kita ba? Yan. Kasi tingnan yung mga lalabs, oh. Ang dami ng tubig, ang dami ng tika, oh. Yung ang kailangan natin tanggalin kasi nakakaumay, ayan, oh, puro yung mantika ng ano, ang gata. Kaya, eto, antayin natin hanggang matapos ang 10 minutes. Yan, titingnan po natin. Alright, okay. O, tingnan nyo. Magiging tuyo siya. At saka luto na. Kasi natanggal yung tubig niya. Natanggal yung mantika. So, 3 minutes na lang. Maluluto na ito. Kakain na tayo. Ako lang pala. Ayan, roto na. Tumunog na ang ating alarm. So, patayin na natin ang apoy. Patayin na natin ang ating alarm. Ito. Titingnan na natin siya. Ito ang ginamit kong steamer para yan, maganda ang kalalabasan. So, ito na. Tingnan nyo yung mga lalabs, oh. Oh, tingnan nyo. Dito tumolo yung mantika niya. Yan, oh, masyadong mantika. Kaya in-steam natin siya para dyan tumulo sa tubig. At yan ang init ng tubig, yan ang nagpapaluto sa ating potomaya. Ayan na siya. Diba? Hindi siya basa. Masarap. Lalo na pag natuyo to. Tuyo sa hangin. Kaya, ganyan po ang gawin nyo sa potomaya na gagawin nyo para mas masarap. Hi! Nadalhan kita mamaya. Ayan, kukuha na po tayo.
kain na tayo, kain. Tapos, sabayan ng kape. Ito ang aking kape. Tsaka, coffee meat. So, ito. Pakals na pakals. Kain na po tayo. Kasi kanina, ito lang ang kinain ko. Isang piraso. Ito, kasama na lunch to kasi anong oras na. So, kain. Matitikman natin kung masarap ba ang lasa. Pero tinimplahan ko siya. Ito talagang hinahanap ko na lumang potomaya. Kuha ko rin. Tinuruan lang kasi ako ng ate kung na ganun ang dapat mong gawin para masarap. Kasi hindi siya. Lagi akong pumakain sa kanila migsay kung sino ang mga nakapanood. Basa. Pero masarap. Masarap naman kaso basa nga. Ito kasi, maano mo talaga siya na ano, yung hindi ka man ano matawag nito? Hindi ka mabilis masuya. Kasi, hindi siya mamantika. Hindi siya basa. Hindi mahirap gawin. Ang bilis gawin. Masarap pa. Tanghali na kasi ako nagising gawa ng sumakit yung sitmura ko kagabi. Bumalik yung ano ko, gastritis ko. Tapos ngayon ang kape. Kain po tayo. Bye-bye. Huwag nyo kalimutang i-subscribe ako sa aking YTC channel, Marie UFW channel, at sa aking Facebook account naman. Pa-follow na rin po, Marie UFW channel. Bye-bye!